Hi guys, yung goal natin ngayon is kung paano mag-setup ng scholarship account sa Axie Infinity. Note lang natin na yung scholarship program is hindi ginawa ng Axie Infinity na company, pero ng community para makatulong din doon sa mga gusto maglaro ng Axie Infinity and at the same time kumita. So yung una natin gagawin is punta tayo sa Metamask account natin. And then mag-create tayo dito ng panibagong account. So for this tutorial, gamitin lang natin yung account 3 and then demo. So nandito tayo sa upper right, so yung extensions yung gamit natin. And then punta naman tayo sa Ronin, so same process lang din. Create tayo ng account, account number 3, and then lagyan natin ng demo. And then create. And then log out tayo dito. Tapos mag-login ulit tayo. Pero pag login natin, gamitin naman natin is yung account number 3 na. So pag-create natin ang account natin dito, merong ibibigay na temporary name. So pwede naman itong palitan later on, same nung mga previous na tutorial natin. So lagyan lang natin ng demo. And then after yan, iset up natin yung email natin and password. Yung advice ko is gamitin na lang natin yung same email natin. Lagyan na lang natin ng +1 kung yun yung secondary account natin. And then mag-nominate tayo ng password. Another robot, confirm. And then, huwag na natin i-save yan. Tapos, meron tayong marireceive na code dun sa email natin. So, ito yung main email pa rin natin. So, makikita natin na meron din itong verifier account. And then, i-copy lang natin yung code na yun. Then, after that, so meron na tayong confirm na account para sa isang scholar natin. And then, i-click lang natin yung inventory. So makikita natin na wala pa rin laman. Dito naman sa upper left, ito yung QR code na gagamitin natin para magsa-sign in yung mga scholars natin. And then, balik tayo sa MetaMask and balik tayo sa account number 1. Balik din tayo dun sa Ronin. And then mag-login ulit tayo. So kung paano tayo napunta dito, nag-log out lang tayo guys. So i-confirm natin sa account number 1. So makikita natin dito na wala pa tayong WETH na pambili ng Axie. So punta lang tayo dun sa Binance. So this is the recommended na platform. So kapag nakapasok tayo dito sa Binance account natin, pwede natin gamitin yung credit card or pwede rin tayong gumamit ng P2P. And usually sa P2P, nandun yung mga options natin for bank transfers through GCash or Philippine banks din. So yun, nakita nyo naman na wala pa tayong ETH, kaya maglalagay tayo. After na makapaglagay tayo, so dapat makikita na natin dito yung ETH. So hindi ko na pinakita yung process ng pag-transfer, yung pagbili ng ETH. So kapag meron na, withdraw lang natin. Pag-withdraw natin, piliin lang natin yung MetaMask na account dun sa isang video natin on how to start with Axie Infinity. So pinakita ko naman yon. So ginamit natin dito yung address nung MetaMask. And sa case ko naman dun sa may address management, so dun ako nag-a-add nung address. Okay, so piliin natin yung max para mailipat natin lahat ng ETH natin from Binance to MetaMask. And then withdraw na natin. So after doing that, yun, meron ako mga codes pa para secure yung transaction. And then completed na. Yung complete na yun, it is about the processing. So makikita natin yun sa recent withdrawals na history. So processing lang siya, hintayin lang natin siya na makomplete. Usually tumatagal siya ng mga 2 to 3 minutes. So naka-pass forward lang yung pinakita ko. So yun, malilipat na siya din sa MetaMask account natin. After that, punta naman tayo sa bridge dun sa Axie Infinity account natin. And then, kunin natin yung Ronin address natin dun sa Axie Infinity account. And then, gamitin natin yun sa bridge. Make sure lang natin na kung ano yung mismong nandun, yung i-copy natin. And then, select ETH. Tapos, max. And then, next. And confirm. So yun, usually magkakaroon ako dito ng insufficient fund kasi hindi ako masyadong proactive sa gas fee. So ginagawa ko lang dito, kinakopy ko yung gas fee
sinusubtract ko siya doon sa existing ETH na meron ako. Kung ano yung lalabas doon, yun na lang itatransfer ko para mag-complement na yung amount na ma-select ko tsaka yung gas fee na kailangan. Meron din namang ibang option actually. Recently, merong binigay na link yung Axie Infinity, yung axie.live. So doon natin makikita yung mga gas fees para magkaroon tayo ng idea sa different transaction. Ito yung sinasabi ko na axie.live. So makita natin na medyo close o medyo mahal ngayon yung gas fee natin. Pero para dito sa video na to, so tinry natin yung process. Okay, so i-reject na lang natin yung transaction na yan and then i-copy natin yung difference. Tapos i-close na natin tong for confirmation. Tapos ilagay na natin yung amount na yun and then click next. Acceptable na yung amount na na-select natin. Usually may matitira dyan ng mga $2. Yun na, so magpa-process na yun. Makikita natin yung processing yan sa MetaMask. So kung una meron dito sa part na to ng receive, ngayon meron naman tayong nakikita na contract interaction. So hintayin lang natin yon. Usually tumatagal to ng mga let's say 2 to 5 minutes. So huwag tayong kabahan. And kung magkaroon man tayo ng problem sa transfer, so make sure lang na naka-join tayo dito sa Discord or contact natin yung support ng Axie Infinity. But sa akin, hindi ko pa na-encounter yun na nagkaroon ako ng problem with that. Okay, so refresh lang ng refresh. Hintay lang hanggang sa mag-reflect na yung amount dun sa Axie Infinity account natin. Okay, so nag-reflect na after few minutes. So medyo kinap na lang natin yung waiting time dun. Siyempre, yung next na gagawin na natin is kung wala pa tayong mga Axie, in my case, tatlo pa lang yung Axie dito. Ang gagawin natin is ipaplano na natin yung pagbili dun sa isa pang team na ibibigay natin dun sa scholar. So divide lang natin siya sa 3 para magka-idea tayo ano yung budget natin per Axie. But syempre, not necessary naman na sundin natin yon. Ang kailangan lang natin is make sure natin na yun nga, ma-maximize natin yung budget natin. So previously, meron na akong mga na-scout ng mga Axies and plan for this and i-execute ko na lang siya for this one. So open ko lang lahat ng mga Axies na target ko and then ayun, bibili na ako ng mga Axie na kailangan ko. So guys, yung ginamit ko lang dito na pangpili ng mga Axie na preferred ko, gumamit lang ako ng axie.zone. Ito yung pinakita ko doon sa isang video ko about ano yung kailangan natin malaman bago bumili ng Axie. And usually yung hinahanap ko lang naman dito is kahit hindi zero yung bid count, basta preference ko talaga is pure yung mga parts niya. And then sineselect ko lang din kung ano yung mga abilities na na-research ko na mas okay based dito sa mga Axies na to. Although hindi naman pare-pareho yung mga napipili ko and gusto ko rin mag-experiment, so depende rin siya sa budget, so yun na yung mga sineselect ko. Okay, so kita natin na nandito na lahat ng mga Axies natin. So next na gagawin natin is lipat na tayo doon sa paglilipatan natin na account kasi hindi ko nakopya yung Ronin address. So ganun lang din yung process. Bago tayo mag-log out, ilipat na natin dun sa new account and then log in tayo. So i-redirect na tayo dun sa account number 3 demo. And then kunin natin dito yung Ronin address. Andito siya sa upper right. I think same din naman yan dito sa baba nung pinaka wallet budget. Dito naman makita natin yung QR code na mas maganda nga kung ibibigay na natin to sa scholar natin. Magkita na lang kayo tapos i-direct natin na i-scan yung code kaysa i-share pa natin yung mga QR code. So balik na tayo dun sa original na account natin, yung main account natin kung saan bumili tayo ng mga Axies. And then yung pag-gift nito sa scholar natin is as easy as going to the Axie. Siyempre, check natin kung ito yung nabili natin and then gift na natin. Lagay natin yung Ronin address and
Ayun, nakita nyo naman, yun yung demo account. And then, tick that if you understand the process. And then, give na. Tapos, confirm. And then, go to the activity para makita lang natin yung history. So, kita naman natin dito na gifted na yung Axie to another account. So, hindi pa siya agad-agad mag-reflect. Pero, yun, refresh lang natin. Hintayin natin yung mamaya. Same for other Axies. Ganun lang din yung gagawin natin. I-gift lang din natin dun sa isa pa natin account. So, confirm. Yun, minsan naglalag din siya. So, ulitin lang natin yung process. And then, i-confirm natin. And, ayun na. So, nag-gift na natin yung isa pang Axie account. And then, punta na tayo dun sa isa pa na Axie, yung base natin. So, i-gift lang din natin yun. And then, confirm. So, after natin yung gawin, so, pwede tayong bumalik sa inventory. Tapos, pag na-refresh natin yan, isa-isa na yan mawawala dyan. And, matitira na lang dyan yung mga Axies natin for the main account. Okay, so nakita naman natin dito na nalipat na yung lahat ng mga Axies natin dun sa isang demo account. So, the next thing that we need to do is to check kung successful ba yung pag-transfer dun sa isang account. Okay, so punta na tayo sa MetaMask. And then, change natin yung account to the demo account. And then, sa Ronin, ganun din yung gawin natin. And then, mag-log out na tayo. I think okay lang din naman na mag-log out tapos baguhin natin yung account and then pag mag-log in tayo. Pero, yun lang yung try ko and working naman siya. So, go to inventory and then, andito na yung mga Axies natin. So, ang kailangan na lang natin dito is to set up yung application dun sa phone or sa laptop ng scholar natin and i-scan natin yung QR code. And kung kailangan natin na i-process yung SLP, so dito lang naman yon. Tapos kapag may SLP na dyan, lalabas na kung kailan yung first na sabihin natin sweldo ng scholar. So dito kasi sa August 20 yon. And then kung may SLP na tayo na na-claim, so ililipat lang natin siya dun sa account number 1 and then ipaprocess na natin siya. And gawa na lang ako ng isa pang video para dun and para may reference tayo. Okay, so I think that's it for today. I hope nakatulong sa iyo yung video na to. So, syempre, ang tandaan lang ng mga scholars and syempre, yung mga owners na rin. So, kailangan mag-usap and alam yung mga policies. Kasi, kapag hindi natin nasunod yung mga policies nila, like for example, dapat iwasan na matagal tayong pumili ng mga cards and mag-end ng mga turn natin. Or, bawal makatulugan yung mga game. Kasi bannable yon and hindi yun magiging okay for the owner and for the scholar. And kung gusto mo pang malaman kung ano yung mga reason para ma-ban or ma-hack yung account natin, so i-share ko na lang dito yung video, i-check nyo na lang din yon. Kung gusto mo ng mga ganitong content na related sa crypto games or Axie Infinity, paki-like na lang yung video na to and huwag kalimutan na mag-subscribe para updated ka sa iba pang mga helpful information. Thank you for watching. Bye!